evening, everyone. I know everyone is very excited to attend this training kasi po pagka-login po pa lang po, meron na po tayong 500 agad na nasa waiting room and easily napuno na po natin ang ating meeting room. But nevertheless, without further ado, before I introduce you our next speaker, here's just a way for you to get hold of the recordings of our previous talks, diba? So all you need to do is to grab your phone. You can open the QR code reader po sa Viber, and then you can scan this QR code, and it will direct you to the link where our recordings are stored. So later, we will be uploading this one as well. And for those of you who are very new or first time na naka-attend sa online business strategy series, so this is we are on our second week, okay, na ginagawa natin yung online business strategies. And just to give you a background, diba, bakit? Because we would want as much as possible to provide a platform for all the associates to learn, diba? So let not this be a time of vacation or relaxation, but not, nevertheless, dapat po lagi tayong natututo, we're always doing something productive, especially in this time. So sabi nga dun sa mga trainings in the past, because dito talaga mag-emerge, okay, yung mga totoong leaders. And also for us to learn from key leaders, diba, ito yung mga tamang-tamang time. And we would like to thank all these leaders who have really volunteered and willing to render their service sa atin for us to learn from them. So, sabi natin, lahat naman ang ginagawa natin is really to push to 1 hour goals, diba? Yung become the healthiest family on earth, okay? So, with that said, okay, alam ko po, very excited po ang lahat. And kung gusto niyo po malaman, diba? Or lagi ko itong nararamdaman eh kapag ka naririnig ko itong tao to, na sobrang, for 11 years, you will see how USANA Philippines have formed. Diba? Because they are one of the pioneers dito po sa Philippines. So let me introduce to you one of our Million Dollar Club members, also a part of the USANA Philippines Top Income Earners and Asia Pacific Growth Awardee. Please all welcome Diamond Director Edward Miguel. All right. Thank you, Miss Joyce. Thank you. And good evening, guys. Good evening, everyone. Welcome to our very own USANA Online Strategy Series. So, bago ang lahat, let me introduce myself. Okay lang ba? So, I know, oh wow, we have 1,000 attendees. Oh, nalalaglag konti. Anyway, just an icebreaker lang, no? Para naman ganaan kayo, mabilis lang. For 30 seconds, no, I want everybody in this room to really show to the world, to your, pwede mo i-post to, screenshot mo, no? Pwede bang yung camera nyo, eh, ibaba nyo dun sa lower part ng body nyo para makita ko ano yung mga suot nyo, puro pang itaas yung nakikita sa inyo, eh. So this time, kailangan natin makita o mapakita sa madla, no, that we are really working from home. So pakita natin, no, ano ba mga suot natin this time. So in 30 seconds, you guys have a chance to screenshots, no? 1, 2, 3, go! Go ahead, guys, pakita nyo. Parang nagsara sila ng video, Sir Ed. Nagsara ng video, all right. Okay. So anyway, I'm Ed Miguel. Let me share my screen. Okay. Nakikita na Miss Joyce? All right. So again, I'm Ed Miguel. Tama po si Miss Joyce, no? Ako po yung sabi nila lolo daw ng USANA sa Philippines. Ako po yung pinakabatang lolo sa Anyway, so I started USANA way back September of 2008.
2008. And to some of you guys, syempre hindi po ako mag-isa. And let me start my sharing. Our topic for tonight is the power of unlocking your vision. All right? Ito po yung paborito ko sa lahat. And I would say I just discovered it after I joined USANA na. All right? So, number one, no? Okay. You have to know what you want. Okay. So, bata pa po ako, like when I was on elementary, I went to my cousin's house. Nakita ko yung bahay nila. Sabi ko, wow, I want to have a house like this. And I also choose the kind of friends. Nasabi ko, if this kind of friends na araw-araw umiinom, araw-araw tumatambay, no, na hindi makakatulong para sa pangarap ko, so I choose another set of friends na alam ko may matututunan ako. When I was on first year college, guys, day one of my high school, ang iniisip ko kagad kung saan ako mag-aaral ng college, no? And after graduation, I went to college. On my first year college, I realized na hindi lahat ng gumagraduate may trabaho agad. And I found out na pag nag-apply pala ng trabaho, hinahanap, kailangan merong graduate ka ng reputable school, kailangan graduate ka with honors, kailangan with experience. So sabi ko, paano ako makakapasok ng trabaho according to my course, according to my profession? Number one, my school is not competitive as nasa Ateneo UP. Number two, eh hindi naman ako top 10 sa class. Row 4 po ako. No, tabing basurahan pa. And number three, how can I land a job? Eh, wala naman ako experience after I graduate. So sabi ko, I need to have a job, I need to have an experience. So on my second year college, no, nagturo na po ako, nagtrabaho ko sa Jollibee. On my third year, nagturo ako as a crash course professor, teacher. On my fourth year, I worked part-time in Binondo as programmer trainee. So, what do you think, no? Pagka-graduate ko, may trabaho na ba ako? Yes, may trabaho na ako. In fact, no, I work in my course, I work the kind of profession I'm aiming to work, okay? And compared sa mga graduate during my batch, no, hindi po sila nakapagtrabaho according to their courses. So, when I was working, first year, 2 years, no, I realized na hindi lahat ng empleyado yung mayaman. Kaya sabi ko, hindi ako magtatrabaho for the rest of my life. Magtatrabaho lang ako for the next 5 or 7 years. And soon enough, I took over yung business ng nanay ko. Yan. Diyan po kami nakatira. And yung baba niya yung karinderiya, no? That house, meron diyan karinderiya kung tawagin. And tinake over po yung small karinderiya ng nanay ko. And I made the vision na sabi ko, in the next 6 months time, yung kita ng nanay ko, yung negosyo ng nanay ko or benta ng nanay ko every day na 2,000 a day, I will make it 10,000 a day. And then after a year time, I made it, no? I made it to 300,000 a month. In fact, I was able to employ 15 employees, 24 hours yung business na yan, and nag-diversify ito po yan, no? And I was able to deliver exclusively ng Pepsi Cola. I also deliver party food sa mga restaurant. Alright? And during those times, I was introduced into network marketing. There was also a crisis way back 1997. Okay? So, during crisis, especially the kind of business na meron ako, kami po yung mga unang-unang tinatamaan. Because our client, our customers, are those
laborers, are those casual employees, like that, no? And I got married in Baguio City. I was married to Mentor Shane. And life goes on, no? Kumikita ka, nakakaipon ka, gumagastos ka ulit, etc. like that, no? And way back 2006 December, no? Fast forward, no? 2006 December, dumating po kami sa point na talagang sad na kami. We visited church, we visited the church po, no? And normally, ang ginagawa namin, pag nag-visit kami ng church, binapasyal namin yung mga bata, etc. like that, no? And, you know, during that time, December of 2006, ang laman ng wallet ko is 100 pesos. And I told my wife, sabi ko, Mami, baba tayong Manila. Hanap tayo ng opportunity na hindi tayo mag-abroad, we can earn dollar, opportunity that we can travel for free, opportunity na we own our business. And bumaba po kami ng Manila, we went back again, no? Dito po sa bahay na to, sa bahay na yan. And alam nyo po ba, it didn't happen overnight. It didn't even happen a month. It didn't even happen after a year. Almost 2 years, no? In fact, my wife went to US. Nagtrabaho po siya doon part-time. And bumalik ako doon sa pangarap, sa vision na gusto kong mangyari sa buhay ko. I prayed a lot, no? Sabi ko, Lord, ibigay mo na yung opportunity na matagal ko nang hinihingi. Opportunity na I can earn dollar, opportunity na I don't have to go abroad, opportunity na business, opportunity na we can travel for free, opportunity that I bring back, no, my wife here in the Philippines para magkasama kami. And yun yung parati kong dasal. Bakit? Kasi everyday, nakikita ko yung mga ano ko. Can you imagine, no, during summertime, para lang maibsan yung init, no? What their daddy will do, ang gagawin is ipapump yung butas sa swimming pool and then maliligo sila na kahit yung swimming pool na yan nasa tabi ng kali, nasa tabi ng bangketa, binabantayan sila. So those are the times na 2008 na talagang walang-wala kami pera, na halos umiiyak ako at nalalaman ko na my wife, para lang makita niya yung anak ko, yung bunso naming anak, no, na nasa Glendale, na nasa Hanford, California, para makita niya lang every weekend, no, every weekend, from LA, babiyahe siya ng Hanford, which is a province of the US. So, umiiyak ako na sabi ko, Lord, ibigay mo na yung opportunity na matagal ko nang hinihingi, no? And September came when I was doing nagte-Facebook ako, a Filipino guy from Singapore, sabi niya sa akin, USANA will open in the Philippines. Oh, talaga? So I searched about USANA, I heard about USANA before. Sabi ko, this is the number one network marketing company in the whole world. It has a good product. So, inaral ko siya. In fact, guys, no, what made me believe doing USANA is just YouTube. Nung ina-announce ni Mr. Dave Wentz, no, that the next country to open is Philippines. Alam mo, guys, believe na ako. One-to-one na ako that time na sabi ko, totoo to. USANA will open in the Philippines. I will make it big in the Philippines. Alam mo, that very day, tinawagan ko po yung wife ko. Sabi ko sa kanya, Mami, uwi ka na dito. Yayaman na tayo. Alright? So, guys, you have to know what you want. If you're doing USANA this time, no, you have to figure it out. Dapat alam mo, ano talaga yung gusto mo? Dapat anong rank? Dapat ilang tao ang gusto mong sponsor? Magkano income ang gusto mo? Ilang years na gusto mong maging gold director? Ilang years gusto mong maging diamond director?
and when you want to get your $1 million club. You really have to figure it out. You have to ask your upline. You have to sit down with your upline. You have to plan with your upline. You have to figure it out. Okay? Number two, you have to be bold. You have to be bold in such a way, guys, na dapat, no? Pinagmamalaki mo sa buong pamilya mo, nayayaman ka. Dapat pinagsasabi mo sa buong sa mga kaibigan mo na this time you will do USANA and this time you will change your life. At kung hindi mo pa alam, no, exactly what you want to have in this business, you don't know exactly what you want to reach in this business, sabihin mo lang, guys, katulad ng ginagawa ko. Alam mo ginagawa ko? Nung nagsisimula ako sa business, guys, habang naliligo ako, no, tabo pa po yung ginagamit namin. No, tabo pa. Eh, kesa sumigaw ako na, ah, lamig-lamig, ang gagawin ko, I'm a millionaire! I'm a millionaire! I'm a millionaire! Alam mo, nagugulat na lang po ako when I, paglalabas ako ng CR namin, yung mga kapatid ko nakatingin sa akin, hindi nila ako ano nangyayari sa akin. And no, guys, no, lo and behold, lahat po ng sinabi ko, no, nangyari po. Alright? Who wants to become millionaire? For those who wants to become millionaire, kindly chat in this chat group and tell everyone, tell in this group, tell everyone that you want to become a millionaire. Alright? Next, you have to envision it. Guys, kailangan nakikita mo exactly, no? Isinusulat mo, nai-imagine mo siya. Alright? So guys, you know what I do? Nung nagsisimula po ako dito sa business, and my wife, every time na umuwi po ako, sabi niya sa akin, ano daddy, kamusta yun sana? Wala po akong maisagot. Kasi bakit? Kasi there was a time na may isang buwan na wala akong auto order, tapos sa sundan pa ng isang buwan, wala akong auto order. So kaya pag tinatanong ako ng wife ko, sabi niya, kamusta ang business mo? Wala po. I mean, wala talaga akong may sagot. And, you know, when I realized, nasabi, kailangan daw ma-envision ko kung ano yung pwedeng mangyari sa akin. So that every time na malulo ako, every time na manghihina ako, every time somebody will ask me, alam ko how to answer it. Alam mo, ginawa ko? Pumunta po ako ng National Bookstore, bumili ako ng expensive na notebook na yan, black notebook, at gold ball pen. Alam mo, ginawa ko? Sinulat ko lahat ng gusto ko mangyari sa buhay namin. We want to travel, we want to live in a condominium, we want to buy a property in exclusive village. So everything, sinulat ko siya. Alam mo, sabi pa nga ng wife ko, ano ba itong asawa ko? Wala na nga kami pera. Bumili pa ng mga mamahaling notebook. Bumili pa ng mga mamahaling ballpen. Diba? So, guys, no? Just be bold and envision it. Mangarap ka, guys. Okay? If athletes do it before the big game, soldiers do it before stepping out on the battlefield. Guys, visionary leaders do it every single day. Araw-araw, binivisualize ng maraming leaders sa USANA your outlines, kung ano yung pwede mangyari sa kanila. Alright? Next. When we envision ourselves reaching those goals, our brain will start to finding ways to make it happen. Alam mo, ginawa ko? I get a pen and I get a bond paper, dinrowing ko po lahat, no? Bilog-bilog, hanggang mapuno ko yung bond paper na yun. Nasabi ko, ganito ko gusto, no? Ganito ko gusto lumaki ang business ko sa USANA. And, alam mo, di ba sabi? The moment you start, no, envisioning it by yourself, you will start finding ways to make it happen.
And I remember, no, there was a time na talagang I plan to, you know, I plan to go back to work. Sabi ko nga kay Simon Chan, oh, siyempre English, no? Simon Chan, gusto ko na magtrabaho, gusto ko magkaroon ng part-time job. Alam mo, sabi ni Simon Chan, okay lang naman. Pagkatrabaho ka, but, no, sabi niya, but, always remember na pag nagtrabaho ka, madidifocus ka. Pag magtatrabaho ka, may happy yung oras mo. Pag magtatrabaho ka, siyempre, you have to study that new job. You have to learn that new job, no? So, mangyayari niyan, mababawasan yung oras mo sa iyo sana. Alam mo, pag uwi ko po ng bahay, no? Gumawa ko ng dream board. Lahat ng pwedeng maisip ko na gusto ko mangyari sa amin, living in the condominium, the first car that we want to have in Yusana, alam mo, figure out ko po lahat yun. And after 2 weeks and three, after 1 week or 2 weeks, no, a friend of mine tumawag po sa akin, sabi niya, bro, kamusta Yusana? Sabi ko, ano ka ba bro, lawyer po to. Ano ka ba, kinakamusta pa yung sana? Hindi ka naman nag-join sa akin. Ano ka ba? No, meron nga akong i-refer sa'yo. Itong i-refer ko sa'yo, nangungutang kasi sa akin. Gusto ko, turuan siya mag-business, gusto ko i-refer siya sa'yo. And, dahil sa kanya, paano mag-join yun? Eh, ikaw mismo, hindi ka nag-join. Ano ka ba? Magre-refer ba ako sa'yo kung hindi ako mag-join? Boom! Alam mo, that same day, no? I was so excited again doing my business. And dahil po dyan sa, dahil sa lawyer niya, dahil sa tawag niya na kaibigan ko, we became a gold director. Alright? Next. See that you already arrived. Okay? Dapat, guys, no? Alam mo, naalala ko lang, no? Going back to this, doon nagsisimula po kami ni Mentor Mel nyo sa Yusana. Nag-uusap po kami. Alam mo, sabi namin ni Mel, alam mo, grabe, ang nai-imagine ko, dadami, ahaba ang tila ng tao na mag-i-enroll sa Yusana, dadami ang mag-claim ng product, aabot yan. No? Doon hanggang sa may elevator. Dadami ang magkakakotse sa Yusana, and, you know, pag nakikita kami nila mentor na at no, especially pag pagpupunta si Mel sa bahay namin, and ito si Nat, eh, siyempre si Mel saka ako, pag nakikita kami, pinag-uusapan namin, wala kami pera, wala siyang pakanggas, at tinatawagan na siya ng bangko, ako naman, palibasa, ang nanay ko naman, umaasa sa amin na pambayad sa ilaw, pambayad sa tubig, etc. like that, no? So, guys, I remember during those times, no, just to show to our downline, like si Nat, no, nag-iisang downline namin, na we believe in Yusana, we believe na may mangyayari sa Yusana, alam mo yan? Every time na darating si Nat, no, ang gagawin ni Mel ganito, sasabihin niya, Nat, grabe, oh, pag nag-diamond ka, alam mo, pag nag-diamond ka dito sa Yusana, grabe, tatawagin ka sa stage. Pag tinawag ka sa stage, tatawagin yung pangalan, the new diamond director, not Sunyo! Alam mo, ako naman, siyempre, nag-iisang downline namin yan. Ama, so ang gagawin ko, papalabaka, woo! and, dumating sa point, guys, no, na first anniversary ng Yusana sa Makati Sports Club, tinatawag na po yung mga 1 million income earner, tinatawag na yung mga new gold director, new silver director. Alam mo, tawag ko kay Mel, sabi sa kanya, Mel, grabe, alam mo, asan ka na? Nag-iisa lang ako dito, tinatawag na sila. Sabi niya, bro, ano ka ba? Hindi to sprint marathon to. So alam mo, lumakas ang loob ko. And tawag ako sa asawa ko, sabi ko sa kanya, Mami, ang galing talaga ni Mel. Imagine mo, nalulungkot ako dito kasi tinatawag na sila ni Nat, tinatawag na yung mga 1 million na peso income earner sa Yusana. Alam mo, sabi ni Mel sa akin, Mami, grabe, hindi raw to sprint marathon. Alam mo, sabi ng asawa ko, alam mo, dalawa na lang kayo, naglolokohan pa kayo, nagbobolahan pa kayo. And, guys, no,
see that you already arrived. Dapat nai-imagine mo, no? Nasaan ka na? Dapat nai-imagine mo na diamond ka na. Alright? Dapat nai-imagine mo na ina-award ka na as gold director, ina-award ka na as ruby director, ina-award ka na as emerald director, ina-award ka na as diamond director, no? In Asia Pacific, in Asia, in Utah International Convention. Dapat nai-imagine mo na, guys, na you are, no, traveling with USANA leaders. You are part of the incentive. Dapat na-imagine mo na that yung mga nasa dream board mo, the places that you want to go, like this one, no? We traveled to Fiji Island, we traveled to Bali, Indonesia, we traveled to Sydney, Australia, no? Not only leaders of USANA, but also with Lyle McWilliam, the author of our new research, kasama namin, alright, sa Sydney, Australia. Travel to your relatives. Dapat na-imagine mo yan. Okay? We went to Manhattan Beach, California. Okay? Dapat na-imagine mo rin yan, guys. You go to places, no, like where rich people, no, pumupunta. For example, no, sa Beverly Hills, diyan nagsa-shopping yung mga mayayaman, no, sa Amerika. Okay? Dapat na-imagine mo rin, guys, no, that you are sharing your blessings to your family members. And dapat, guys, no, na-imagine mo rin, no, if ever magkaroon, no, then the next flying time, hindi ka na yung tipong umaasa sa gobyerno, umaasa sa sahod mo, umaasa kung ano ibibigay ng relatives, no? Next time, dapat isa ka na sa mga nagdo-donate sa you know, to those people who are in need. Those, dapat na-imagine mo na meron ka ng foundation. Okay? Dapat na-imagine mo na, guys, like what I imagine. 2009, na-imagine ko na in the next I, Mel, and Nat, we imagine, no, that in the next 5 years, all of us will become Diamond Director. Okay? Nat became, Mentor Natio became Diamond Director in 3 years' time. I became Diamond in 4 years' time. And Mel Clarion became Diamond in 4 years' time. Alright? Okay? So, 2009. Can you imagine? Those are my heartbreaks. Those are my whys. Those are the times na alam ko kung anong gusto mangyayari sa buhay namin. And 2019, no, imagine, guys, no, my kids were able to swim in Manhattan Beach, California. Okay? 2009, we're living in this place. Na kung saan ako pinanganak, diyan ako lumaki, no? And guys, the experience of pagkagising mo sa umaga, maingay yung kalye, kapitbahay nag-aaway, busina ng jeep, usok ng mga sasakyan. And this time, we're able to buy a property, no? Because of USANA. 2009, wala po kaming pera, alright? Just to celebrate Christmas, pumunta po kami ng Subic. Nag-commute lang kami with kids, no? And my wife. And 2019, we have our second car in USANA, which is Hyundai Starex, Grand Starex Limousine. Alright? Sino gusto magkaroon ng ganitong kotse? For those of you guys who are dreaming, who are aiming to have a sports car, a luxury car, no? Put it in the chat box. Sabi mo, I want to have that. I want a sports car. I want, do it, guys, no? Game it.
What your mind can conceive and believe, your body can achieve. 2009, guys, before we step in USANA office, no? I, Mentor Mel, Mentor Nat, no? Sabi namin, alam namin na yayaman kami, alam namin na magiging successful kami, alam namin that we can produce a lot of millionaires in USANA. And guys, you know what? Hindi kami pumayag that these leaders, hindi namin madala to a leadership retreat. Because one of our vision, one of our dreams is, gusto namin lahat ng yayaman sa USANA, ayaw namin lalaki ang ulo. Lahat ng yayaman sa USANA gusto namin, ang pera nila hindi ilalagay sa ulo, ilalagay sa bangko. And we bring them to a retreat that made them a true leader until this time. And ngayon po, that culture that we that culture that we planned during those times hanggang ngayon po ginagamit ng marami. All right? And 2019, no? How you want to have an organization like this? Can you imagine? May imagine mo ba every time you go to Mowa Arena? Ini-imagine mo ba like what I imagined before? That all 50%, 80%, and even 100% that will attend in Mowa Arena, downline mo lahat. Alright? 2009. Tatlo kami, no? We are just, you know, questioning each other. Sabi nga ni Mentor Nat that time, upline. Talaga bang yayaman tayo dito? Alam mo, sabi ni Ben? Alam mo, gusto rin alam eh. Tanungin natin si upline. Eh, that time, yung nasa picture na lang. Tinanong ako ng dalawa sa akin, upline, akala ko ba yayaman tayo dito? Alam mo, sabi ko sa kaila? Alam mo, akala ko din eh. Alam mo? So, darating sa point, guys, no? Even you are doing USANA every day, even you're so committed, even you're so believe in doing USANA, guys. Darating sa time na panghihina ka, darating sa time na you will start to question yourself. But what we did during those time, no? We go back to the vision. We went back to the plan, the dream that we are looking for, no, for USANA business. And 2019, guys, we met again. Alam mo, pinagtatawanan namin yung sarili namin, yung mga time na wala kaming pera, yung mga time na nagpapalibre kami, yung mga time naglalakad si Mentor Nat, yung mga time na si Mel inahabol ng bangko, yung mga time na ako, you know, para lang marilib ako, nag-yosi pa ako that time, no? So, sabi namin, if we gave up during those time, malamang wala kami ngayon sa kinatatayuan namin. And malamang, no? Malamang-lamang, guys, no? Hindi kami nakapag-produce ng maraming millionaires under our organization. Okay. Guys, maybe you are asking, no? How you will unlock the power of your vision during this time of unprecedented time. Okay? Malamang marami sa inyo, like, you start like having a denial, you start having ang anger, bakit may ECQ, you start to bargaining na sana matapos na tong enhanced community quarantine, no? And guys, one thing I will tell you, no? You have to accept it. Kailangan mong tanggapin that this time na merong ECQ na pwede yung mag-extend anytime. It depends on the situation. But how you will unlock, no? That vision that you have before the ECQ, before the start of the year, paano mo siya i-unlock during this time of crisis, during this time of trying times? Guys, you have to make
a tough decision. What are you willing to give up? Ano yung gusto mong i-give up, no? If exercise will move you, go do it. If what are you willing to give up? Like yung dati-dati, late ka nang gumigising, this time you have to wake up. In fact, guys, in my team, no, in my group that I'm handling, my project leg, every morning, meron kami tinatawag na make my day. Whether antok na antok ka, whether puyat ka, they have to wake up by 9 o'clock and do online thing. They have to add friends, they have to tag friends, they have to call new friends, no? They have to share a product, they have to invite new people for 4 o'clock health and freedom, no? We have that in our group. You can have that too in your group, no? You have to make a tough decision. Okay? What action you will do? This time, guys, no? It should be more on outflow, not on inflow. Dapat, on our third week of ECQ or enhanced community quarantine, your first week, your second week, the anger, the denial, the bargaining is there. But this time, guys, no, on our third week, this time, it should be outflow. Meaning, guys, no, wala ka ng time for news. The more na meron ka pang time for sabihin natin na whatever news, no, whether it's a fake news, the more you have time for that. No, wala ka namang magagawa. Wala kang magagawa, no, what's happening on the checkpoint. Wala kang magagawa what's happening in the hospital. Wala kang magagawa if there are shortage of mass. Wala kang magagawa if the casualty in the US are increasing. Nothing you can do if the government, no, should decide to extend the ECQ. That all you can do now is to do outflow. Kasi the more you have time with that, the more na doubtful na after this ECQ may mangyayari sa'yo. Alright? So this time, the more you have to make calls, the more you have to do prospecting, the more you have to boost, no, your Facebook, the more you have to invite people in health and freedom, the more you attend professional training to develop yourself, the more you go back to your old list, the more you have to add your prospect list. All right? The more you push product for your friends, for your relatives, because this time they need our products. Not to guarantee them, no, but to tell them to boost their immune system. All right? What do I need? What do you need to give up? No, ano yung mga kailangan mo i-give up this time, no? Para after this ECQ, may mangyari sa'yo. Okay? And, guys, last, during this time, if you have extra courage, people outside you sana need people like us, people who have vision, people who are looking forward that after this, no, they will survive, that after this, they can still get their dreams in life. These people need us. This is epic, guys.
this is unprecedented time in the history. We have to accept it. Get it into acceptance. We got to move. We have to stay healthy. We have to sleep 8 hours. And let's go, guys. Let's go. Let's get through this because we will. All right? God bless you guys. All right. Ayan, so we hope that you have learned a lot from our speaker this evening. So, palakpakan naman natin si Edrique. So, talagang may mga goosebumps, no? And before that, bago tayo mag-end, let me just go through some announcements, okay? So, kasi next week, by the way, 3 days lang po tayo, okay? Because alam naman po natin na Holy Week. So, let me just give you the training schedules for next week. We have the Health and Freedom Training with Tommy, JP, and Stina. And of course, we have our online business strategies. We have 2 speakers for next week. We have Nat Sunyo and we have Rich Tan. Okay, so I'm sure yung energy niya next week, andyan pa rin. And we also have on Monday, we have Lucas Lim. Okay, so this is this is initiated by our friends from Singapore. So, kung pwede kayo makalag in like 30 minutes before or 1 hour before dito sa meeting idea to, please do so. And we will try to broadcast this also in Facebook. So, with that, maraming salamat po. Please, we only have 3 selling days next week. So, if I were you, please consolidate all your effort po this remaining days po ng So, maraming salamat po and we hope you have a great evening, everyone. Thank you.